Welcome ulit mga higala sa aking YouTube channel, ang Tito Manong TV. At sa video natin ngayon ay tutugunan natin ang isang tanong ng isang follower na merong gustong malaman. Kaya, let's start the video. Bilang isang Pilipino, natanong mo na ba kung saan tayo nagmula? Sino ang ating mga ninuno? At kailan nga ba lumitaw ang Pilipinas sa mapa? Halikayo at samahan niyo ako na tuklasin ang kalaman tungkol sa ating mahal na bayan. Ayon sa mga eksperto, milyon-milyong taon ang nakalipas. Ang mundo ay binubuo lamang ng iisang napakalaking kontinente o supercontinent na tinatawag na Pangea. At dahil sa continental drift at paggalaw ng mga tectonic plate, ang Pangea ay nagkawatak-watak at nabuo ang pitong kontinente. Ang unang isla ng Pilipinas ay lumitaw mahigit kumulang 60 milyong taon ang nakalilipas. Ito ay ang isla ng Mindoro at Palawan na napakalapit din sa isla ng kasalukuyang Taiwan. Nang magsimulang bumangga ang Indian Plate sa Asian Plate, ito ay mga tectonic plate, ay lumikha ito ng isang malaking uka kung saan nabuo ang ngayong tinatawag na West Philippine Sea. At itinulak ang Mindoro at Palawan palapit sa mga bagong binuoring mga isla na ngayong tinatawag Luzon at Mindanao. Ang Pacific, Australian at Indian Plate naman ay patuloy na tumutulak papasok sa Asia, kaya lumikha ito ng 7,641 isla na ngayon ay tinatawag na Pilipinas. May mga nagsasabi din naman na humigit kumulang 50 milyong taon din ang nakalilipas. Ang kapuluan ay nabuo sa pamamagitan ng malalakas na pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat. Itinulak ang mga lupa pataas ng dagat at lumitaw ang mga isla na ngayon ay Pilipinas. Ito din ang dahilan kung bakit karamihan sa ating mga bundok at burol ay binubuo ng mga patay na coral reef. Ito din ang nagpapaliwanag sa Chocolate Hills sa Bohol kung saan maraming burol ang nabuo. Ito daw ay dating coral reef sa ilalim ng dagat na lumitaw dahil sa malalakas na pagsabog ng bulkan o di kaya sa paggalaw ng mga tectonic plate. Ito din ang dahilan kung bakit walang nakikitang buto ng mga dinosaurs dito sa Pilipinas. Kasi nga daw ayon sa mga eksperto, 6 milyong taong nakalilipas ang Pilipinas ay nasa ilalim pa ng karagatan. Pero paano nga ba nagkaroon ng mga tao dito sa Pilipinas kung nakahiwalay ito sa mga malalaking kontinente at bago pa lang ang mga isla nito? Ayon sa mga eksperto, humigit kumulang 30,000 taon ang nakalilipas. Ang mga pinakaunang naninirahan dito ay nagmula sa Asia. Ayon sa isa pang teorya, may tulay na lupa na dumudugtong sa Pilipinas at kalapit na mga malalaking isla. Ito ay naging daan upang mapuntahan ito ng mga unang naninirahan dito sa Pilipinas. Subalit nang matunaw ang yelo, pagkatapos ng Ice Age ay tumaas ang level ng tubig at nawala ang tulay na lupa at nabuo ang Philippine Archipelago. Ayon sa mga historiador, ang mga unang tao na nakatira sa Pilipinas ay ang mga Negrito. Galing sila sa kalapit na isla ng Borneo, Java, Sumatra at Indonesia o tinatawag na Sundalan. Ang mga Negrito ay ang kolektibong termino para tumutukoy sa mga katutubong Pilipino, kabilang ang mga Agta, Aita, Ati, Ata at Batak. Ang mga Negrito ay kumakatawan sa pinakaunang sibilisasyon sa bansa na ilang libong taon na ang nakalipas. Ang mga Agta, Aita, Ati, Ata at Batak ay tinatawag na katutubo dahil sila ang pinakaunang lahi dito sa Pilipinas.
At magpahanggang ngayon ay patuloy pa rin ang kanilang lahi na nakatira dito sa ating mahal na bayan. Maraming salamat sa isa nating subscriber na si Yvonne Lorenzinita sa kanyang katanungan. Hindi ko tiyak ang masasagot ang tanong kung buhay pa ba ang kauna-unahang angka na nakatira dito sa Pilipinas. Pero ang alam ko, patuloy pa rin ang kanilang lahi na kasama natin, namumuhay at minamahal ang ating bayan. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, please like, share, and subscribe. At kung meron kayong question o tanong kagaya ng ginawa ng ating isang subscriber, huwag kayong mahiya magtanong sa comment section. And as always, ingat palagi mga higala, and see you in my next video. Bye-bye! Thank you.